At iyon natin itong power supply. Tingnan natin. Yun. Umilaw na yung indicator niya sa power supply board. Check natin ang mixer. Ayun. Umilaw na. Ayan na. Ayan. Hello guys, welcome to my YouTube channel. For today's video, may bago tayong i-vlog about sa mixer. So, problema po nito ay walang power, guys. So, itong mixer na to ay 16 channel. And then, ang model niya ay Studio Master C6XS-16. Yan. So, ituturo ko po sa inyo guys kung paano mag-repair nito ang mixer na ito. So, sundan nyo lang guys. So, kung bago pa lang guys sa YouTube channel ko, please subscribe and click notification bell para lagi po kayong updated sa aking channel at marami po kayong matutunan sa aking vlog at sa aking mga video. So, ready guys, huwag kayong mawawala. So, ngayon guys, testing muna natin. Ayan, saksak natin, tapos power on. Yun guys, wala kayo nakikita ng indicator. Ngayon, unang step guys, punta muna kayo sa check muna natin kung may connection yung cord nya. Bunutin natin to. Yan. Tapos gamit tayo ng tester. Pwede rin yung digital tester. Bali may digital tester ako eh. Pero ito mostly gamit ko. Kasi mas accurate to. So yan guys. Testing mo natin. Pupunta tayo sa 220. Kung may supply itong plug. Misa kasi ito nasisira eh. Then natin. Ayun, okay naman siya. 230 volts. So, ayan, okay naman. And then, saksak ulit natin. Wala pa din. So, bago nyo buksan, check nyo muna ang fuse. Commonly fuse muna. Yun ang ano muna bago kayo pumunta sa major na problem. Fuse. Ayan. Ito ang fuse nya. Ayan. So, napapansin nyo guys, may reserve sya na fuse. Medyo okay naman yung fuse. Testing natin. So, mag-tester kayo ng fuse, dito kayo sa continuity buzzer. Pag once na tumunog yan, ibig sabihin okay. Ayan, okay. Okay siya. Tapos, yung dito naman sa resistance. Ayan, pumalo. So, okay ang fuse.
So, ibabalik na natin, guys. Sundan nyo lang. Saksak ulit natin, baka gumana. Minsan, naglulus lang. So, wala talaga. So, buksan na natin. Buksan na natin ito. Side. So ito guys yung power supply niya. Ito yung power supply niya. Ngayon pag magto-trouble kayo guys, sa power supply muna kayo mag troubleshoot. Buksan natin to. Buksan natin, guys. So, guys, ito yung power supply niya. So, yung capacitor guys, madali lang malaman kung may problema o hindi. Kahit sabihin mong good, pero pag ano, sira din pala. So kailangan matestar nyo. Ito guys, ito yung problema lang ano, power supply. May malalaman mo agad yung problema niya. Ito yung capacitor, busted na. Tatlo siya, tatlo. So, malalaman natin guys.
saksak natin ating soldering. Ngayon guys, istirin natin. Check natin yung huwag mo natin saksak dito. Tignan natin kung may palo. Continuity muna tayo guys. Resistance times 1. Check natin kung pumapasok talaga yung line, walang putol. Ito yung 220 nya. Ito yung input 220. Galing dito. Yung line 1, and then yung line 2 lumaan sa fuse and switch, and then papunta sa line 1. So yan. So, check natin yung line 1 dito sa may switch. Power on. Sa kabila. So, then guys, may resistance. Yan, tinatay ko. Bubuksan ko ulit. Yan. Okay. So, good yung line lang. Pwede rin naman i-check to guys na naka-power on. Bawa, saksak natin. Yan, naka-on na. Pag nagtitest talaga kayo ng live na 220 nakasaksak, make sure nyo guys na naka easy kayo, easy volts. 250 volts. Yan. Tester natin. Yan, okay. Ngayon, dito tayo sa secondary. Ito yung secondary. Ito yung primary. Yun yung, tingnan natin sa DC. Yan, 250 tayo. Check natin yung output. Lagyan natin ito sa ground. Ground. Meron tayong nakukuha ko voltage. Doon sa 4 volts. May 5 volts. Total 12 volts. Positive na 12 volts wala. Palitan natin yung capacitor. So yung guys, ang capacitor tinanggalan natin. Itong isa ay 470 microfarad and then 25 volts. Tapos itong dalawa naman ay 1000 microfarad, 25 volts. Dalawa siya.
Ayan. Busted na. So guys, pag magkakabit kayo nito, ito yung positive, yung walang negative sign. Ito. Ito naman yung negative sign. Ito yung positive na walang negative sign. Ayan guys, yung ano, may pattern dito, positive, tapos yung may parang puti doon, negative yun. Ito yung negative sign na white, tapos ito yung positive, may nakasulat na positive. Ngayon yung negative, yun yung itatapat nyo dun sa white dito. Yan nakatapat dyan. Make sure nyo guys ha, kasi pag nagkabaliktad kayo nito ng kapit ng kapasitor, sasabog po ito. Sumasabog po ang kapasitor pag mabaliktad. Marami nang nagkakamali sa pagkakabit ng kapasitor dahil sa pagmamadali o ano. Minsan merong ano din, basta check nyo lang guys lagi. Ayan, papalitan natin itong tatlo. Itong isa. Tapos may diode din na sila. May diode din na sila. Siguro napasato, kinalawang na yun. Kinalawang na yung diode tsaka yung Miller capacitor. Tinanggal ko na. Lililinisan natin guys. Yun guys, napalitan natin ng parts. Yung mga damage, itong mga kapasitor, Maillard kapasitor, ceramic, and then yung signal diode na 12 volts. Yung tinuro ko sa inyo kanina. Yun. Tapos, itong sira nito, akala nyo buo, yung pala ay shorted. Yan. Shorted siya. Kaya tataka ko kanina, nabalita naman lahat ng mga sira, shorted pa rin. Chinik ko mga diode, but okay naman lahat. So ito, napansin ko nga ito, katabi lang ito ng kapasitor ng 100 volts 22 microfarad 100 volts, katabi niya to dito. So yan. At i-on natin itong power supply. Tingnan natin. Yun. Humilaw na yung indicator niya sa power supply board. Check natin ang mixer. Ayun. Humilaw na. Ayan na. Ayan. So, yan guys. Hanggang dyan ating vlog. Ayan. Mila na rin yung dito niya. Ayan. So, okay na guys yung ating mixer. So, kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan i-subscribe para lagi kayong updated sa aking channel, sa aking vlog. So, yun guys. Hanggang sa muli. Next vlog, ibang-abang lang. So, thank you.